Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito po ang ating general love reading for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonate, guys. Hindi to magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung messages na magre-resonate para sa inyo. Okay? Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito. Depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang na subscribe button at notification bell. Para sa ibang channels namin, nandiyan na lang sa description box for personal reading, Jing Tarot Reader. Paka-search na lang po sa Facebook. At nga pala po, pahit naman po ng like at saka pwede pong pa-comment. Kahit po pa-heart-heart lang. Nagpapakita yan ng malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. So, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Kapalaran sa pag-ibig. For Water Sign, please. For Water Sign, please. Hey, you do have the Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Wow, you are in love, Water Sign. You are in love. Nakikita natin, no? Nagkakaroon ka ng pagpaplano. Pwedeng sa pagpaplano mo na ito, kasama pa rin dito yung person na minamahal mo. I feel like for some of you, meron kang mga bagay na pinapriority with the Two of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. And we do have the Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. I don't know, you are in love pero pwedeng hindi mo pinapakita that you are. Pwedeng gusto mo yung person na kakonect mo pero hindi mo pinapakita sa kanyang gusto mo siya. Part of you, kunwari, nagpo-focus ka sa pera pero hindi mo lang, I feel like you're trying to iwasan yung feelings na ganyan or iwasan itong person na to na minamahal mo. Iwasan na malaman niya or makita niya. I feel like you're playing hard to get sa person na ito. Anyway, sino naman yung person na kakonect mo? Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Sino yung person na kakonect mo? Hindi to magre-resonate sa lahat, guys. Hindi magre-resonate sa lahat. The Seven of Wands is here, the King of Cups. Wow, this person really do loves you. Gusto ka niya, mahal ka niya. The Seven of Wands is here. Willing siyang kalabanin ang lahat para sa'yo. Kung sino man ang sagabal, whether pamilya mo, kaibigan mo, pamilya niya, kaibigan niya, whoever these people are, actually marami, na pwedeng humahad lang, wala siyang pakialam doon, wala siyang pakialam sa humahad lang sa inyong dalawa. Mahal ka niya, gusto ka niya. This person is really watching you. Really watching you. I mean, nakikita natin yung attraction niya sa'yo, oh. I feel like willing siyang i-offer sa'yo kung ano man yung mga bagay na inaalagaan niya. I can see pet, halahayo. Yeah. May tinatago tong person na to, eh. Alamin natin anong tinatago ng person na ito for you. Sorry about the pag-alog-alog ng camera, ha? Hindi ko po mapigilan maiwasan kapag nagsishuffle ako ng camera. Anyway, ang tinatago niya is the Eight of Cups. Actually, problema ito regarding the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. May kinalaman sa pera. Pwedeng nakikita ka niya as someone very successful. Nagpapakita ka dito as the Nine of Pentacles, this person. Gusto ka niya dahil meron kang marami kang kayang i-offer sa kanya. You are actually a person na continuous na nag-grow. And nakikita niya yon. And I feel like nakukuha mo lahat ng gusto mo. Nakikita niya. Actually, yung iba sa inyo, alam mo yung estado mo sa buhay. Pwedeng kumpara sa kanya, mas okay yung estado mo sa buhay. And I don't know kung may mga hinahanap ka pa sa sarili mo. Kasi for some of you, hindi mo naman nakikita yung mga yaman na meron ka. Yung mga, hindi man ganun karami, no? Kahit kukunti lang or kahit piso lang, ano, ang laman ng wallet mo. Pero hindi kasi yun ang dating sa kanya. Ang dating sa iyo, ang dating sa kanya, narating mo yung mga bagay na gusto mo marating sa buhay mo. You're already successful. And yun yung napapansin niya sa iyo, yung success na yan. Meron kang stable na trabaho, siya wala. So, yun, nakocompare niya yung meron ka sa wala sa kanya. And, na-admire ka niya dahil doon. Kumbaga, hindi niya akalain na magiging ganyan ka. This could be a person from the past.
So, ano na sa isip mo regarding your person? For water sign. You're waiting. We do have the Hangman. You're being patient dito sa connection ninyo. Naghihintay ka lang. Maybe naghihintay ka lang na magkaroon ng some kind of ending dito with the Ten of Swords. And also, you want this person na mag-end din yung pagiging quiet or hindi niya open sa'yo. Maybe with the Moon, Pisces energy, hindi nagiging honest itong person na to sa'yo. And we do have the Justice card, Libra energy. Gusto mo maging truthful or totoo siya sa'yo. Gusto mo maging truthful or mas maging totoo siya sa'yo regarding sa emotions niya or whatsoever. Ano naman nasa isip ng person na to towards you? Ano naman nasa isip ng person na to towards you? Nakakamuya ko ng Ifika scent or something na panghilot. This could be a reading. The Eight of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces with the Two of Cups. Ang nasa isip niya is yung plano niya. Plano niya is magkaroon ng relationship sa inyo. So these are the Eight of Wands. This is the Eight of Wands actually. Pero parang dalawang Eight of Wands yung nakikita ko ngayon. So for some of you, sobrang naguguluhan itong person na ito, pero meron siyang plano. Ang plano niya is to have a relationship with the Two of Cups with you. Gusto niya magkaroon ng relationship sa'yo. Kung may relasyon na yung iba meron, gusto niya magkaroon ng mas paglalapit sa inyo. Maybe face-to-face na pagkikita. And with the Eight of Wands, medyo nahirapan siyang kalabanin itong mga tao kasi mga taong pumipigil sa inyo. Pero lalabanan niya. Hindi nga lang siya dun siya sure sa iba, ha? Kung kaya ba niyang kalabanin. But some of them, kaya niyang kalabanin. Ano na, ba't ang daming humahadlang sa connection ninyo nitong person nito? May mga humahadlang sa connection nitong person nito. Pero hindi siya para magpahadlang, eh. Emotions mo for your person. Nakikita mo to us your wish fulfillment with the Star, Aquarius energy. Gusto mo magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Gusto mo magkaroon ng pagbabago. Mahal mo yung person mo, gusto mo yung person mo. Gusto, actually mas more like gusto, pangarap, ganyan. Namimiss mo siya with the Three of Wands. There are times na may ending of or separation na nangyayari sa inyo with the Death card. Ano namang emotion ng person ito towards you? Emotion niya is the Temperance, patiently waiting for you. Kalmado lang. With over the Judgment, I feel like naaaliw mo siya. Pero with the Nine of Swords and the Tower, whatever ending or hirap ang nararanasan ngayon ng person mo, physical na hirap ito, eh. Hirap sa trabaho, hirap sa material na pera, material na bagay. Whatever ending ang nararanasan ito person, more on ganun, nalulungkot siya, nasasaktan siya dito sa paghihirap na nararamdaman niya. Ikaw nakakapagpaaliw sa kanya. What will happen in the near future for the both of you? Anong mangyayari sa near future ninyong dalawa nitong person ito? I can see, we do hover the World, this is like the separation, pagkakalayo sa inyo nitong dalawa ng person na ito. We do hover King of Wands, magkakaroon ng pagpaplano. I can see you making an offer or meron kang something to offer with the King of Pentacles sa person na ito. Knight of Wands, just in case magkakaroon ng paglalapit sa inyo na person na ito, I feel like marami kang kayang sabihin or i-offer sa kanya kasi you are the Nine of Pentacles. Okay? And pwedeng iniisip mo yung offer na yon. And in the future, yeah, I can see you. Wait. I'm not expecting this. One of you, pero hindi ko nakikita, hindi ko pa masabi if this is you or this is your person. Pero isa sa inyo, ang nakikitaan natin na magpapakita or magbibigay ng offer. With the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero yung isa is not sure about the offer. Maybe an offer of stability with the Four of Cups and the Four of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Parang hindi sure dun sa offer na regarding sa stability.
And the Fool is here. Yeah, maybe a new job, new career. Bagong house, bagong ho, bagong lilipatan. Not sure about this. So, kung sino man ito magbibigay ng offer in the near future, high chance na hindi ito tanggapin kasi ayaw niyang magmukhang kawawa or feeling hindi naman niya talaga kailangan yung offer na yon. Hindi ko masabi kung ikaw yun or yung person mo, pero high chance talaga na may offer and then yung offer is tanggihan. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching. Ayan, sana mag-iwan kayo ng likes and comments. Sana po, ayan, magpapakita yan ng malaking-malaking suporta sa akin. Maraming-maraming salamat po. I love you all, guys, and bye-bye.